morning sa inyo. Maris. At dito tayo, hinahanap natin si Nimoy. Ayos ah, ang galing nga. Wala si Nimo. Talagang pati yung mic na dala mo sa ilalim. Kaya pala wala si Nimo. Eh, si Nimo pala ay salt water. Fresh water ito dito sa may Aqua Fiesta 2013 dito sa Medicine Diseases, no? Ngayong araw ang kanilang pagbubukas ng 9 a.m. Tatagal ito hanggang April 28, no? Hanggang 10 p.m. So, punta na rito yung mga fish enthusiasts, no? Makasama natin si Mr. Dave Choi, organizer. Yes, sir. Itong Aqua Fiesta na ito, yes, no? Unahin natin yung mga isda. Ilang bang classic isda nandito ngayon? Around more than 10 species, sir. 10 species? Ito mga ito, katulad ito, napakagandang isda. Yes, sir. This is a Ryukin goldfish po. Ryukin? Parang mga, ano ha, mga Japanese, ano, ano? Yes, sir. Actually, tama po kayo. This Ryukin name comes from a Japanese name. Kumbaga, this goldfish originated from China and then developed further ng Japan. So, itong 10 species na nandito ngayon, mga freshwater, may competition at ngayon yes, mag-culminate ito. Tama po kayo. Balitaan ko, meron pa tayong mga international mga judges, no? Yes, sir. We international judges comes from Thailand po at sa Singapore, which is Mr. Nicholas. Kunyari, pag goldfish ang kategory, anong karaniwang tinitignan nila sa mga goldfish? Sa goldfish po, sir, body, yung fins, color, and then some of the species, may ulo. May mga bukol-bukol. May mga bukol, when ang tinatawag po doon. Ito yung pinakasikat na alagaan, mga goldfish. Nalala ko ng bata ko niya, akala ko ginto talaga eh, no? Yes, sir. Akala ko nasasanla-sasanlaan eh, hindi yes, pala. Yes, sir. Yan ang pinakakilalang isda, sir. Ito, may nakita tayo dito, parang mga prehistoric eh, no? Nakakatuma ito eh. Anong tawag naman dito sa mga isdang to? Common name nila dito sa atin is dragon fin or scientific name, bitchers po ang tawag sa kanila. Parang may mga paa, parang naglalakad din, no? Yes, they're prehistoric. Some says na galing sila sa dinosaur. And then, you know, they're very nocturnal. Panggabi. Panggabi. Pag dina-judge mo yan, anong karaniwang hinahanap mo naman pag ganyan ng mga dina-judge mga isda? Okay. Mga pinaka-importante dyan, sir, mga yung body, kung plump ba siya, everything, and then sa finage. Hindi naman kumakain ng kapwa isda dahil ano sila, mga parang dinosaur din, ano? Sometimes, sir, may predatory din sila, sir. Predatory din talaga, nakikipag-away, no? May mother isda, itong pinanggalingan kong aquarium, ito yung sabi mo, pinsan ng mga tilapia ito. Yes, sir. Cichlids po yan. Cichlids, also from Africa. Africa talaga, Yung nature nila, sir, they live in rocky places. But ngayon, sa display, wala lang pong mga bato. But yun ang ano nila. Wala naman sila mga sakit sa bato. Hindi naman wala ganun. Naman po. Sa maalat kasi freshwater nga, no? Yes, sir. Ito, pwede rin kainin yan? Pwede rin po. Pwede rin. Ito, magpuntahan natin itong tinatanong si Susan na inalagaan niya. Ito yung mga fighting fish, no? Yes. Fighting fish or the betta splendens. Iba't ibang variety niyan. May mga placat, double tail, crown tail, half moon, and yan, nasa container sa tag-iisa eh. Ang karaniwang, nasa utok pag fighting fish, di ba? Okay. Para pag hinarap po sa isa, nag-aaway. Ito ba yung pang competition, pinag-aaway ba yan? Dito po sa atin, hindi natin po sila pinag-aaway, but it's a beauty competition. Kumbaga, pagandahan, sir. Okay. Like this, pwede silang... Ito, pakita natin they, to. If they see each other, sir, nag-aaway yan. Sa kaya pala may harang ka sa gitna nito. Yes, sir. Nag-aaway na. Nag-aaway sila. Tama, nagtuturuhan. Yan, sir. Hawakan mga tenga. Parang wala naman tenga ata mga isda, no? Wala po. Ayan. Ito, ang ganda nito, isang to, parang siyang anghel na, parang sirena lang na palutang-lutang, yes, no? Yes, sir. Double tail siya na. Double tail. Anong kategory pag gina-judge ng ganito klase mga isda? Bate sa kanya kagandahan. Okay, iba-iba kulay, iba-iba mga qualities nila, eh. Yes, sir. Based sila, sir, sa buntot nila, kung paano silang, categorize. Ayun. Itong Aqua Fiesta nyo, bukod din sa Aqua Fiesta, pag mahilig ka lang ba sa isda o hindi, paano kung first time ako, gusto kong, meron kayo mga in-offer dito na kanyari, mga pagtuturo? Yes, sir. We're offering free seminars para sa mga hobbyists or newcomers, young and old. We're inviting them to join us from today until
Sunday on the 28th. At ito, nabalitaan ko, libre ito, no? Libre yes, ito sir. Sa mga pamilya, kahit kanino, yes, sinong gusto magpunta, pwede pumunta rito, alas 7 ng umaga pa lang. Anybody, sir. At free libre kayong isda, no? Yes, sir. We're giving away free fishes. Hindi yung, hindi, akala ko meron kayong pangatuna sandwich. Hindi naman ganun. Free fish talaga. Free fish po talaga. Hindi lang sandwich, sir. Tapos nabalitaan ko, meron pa kayong sinasabi ni Susan, inilalagaan niya, arwana, na worth 120,000. Yes, sir. Ipaparaffle, no? Yes, ipaparaffle namin, sir. Mm-hmm. Ang isang Merlion Harmony na worth 120,000 pesos. Yes, sir. Paano ka ma-eligible for raffle? For like the contestants, sir, they'll be able to have one ticket each, and then you can buy tickets here to avail aside from the arwana, sir, ang dami pa pong mapapanalunan. As in, other kinds of fishes. Bakit kailangan na i-inform ang publiko sa kagandahan ng pag-aalaga ng mga isda? Okay, sir, first of all, ang isda kasi, sir, nakakapagtanggal yan ng stress, lalo na sa mga sa society ngayon. Sa trabaho namin, naalala ko, nag-alaga ako ng isda na nasa Basilan ako. Walang TV doon dati nung may gera-gera pa eh. So, kumuha ko ng aquarium, tapos nanghuli ako ng isda, tapos tinitigan ko lang siya matagal, nare-relax nga ako eh. Yes, sir. Tama po yun. Yes, sir. Ang karaniwang sinasabi nila, wala daw, para mag, mas maganda aso kasi nakikipag-interact sa'yo. Ang isda ba gano'n, nabalita ako, pwede rin sila magsalita, makinig at ano? Yes, sir. Nakikipag-interact din itong ito, makipag-interact isda, tulad itong isda na to. Ano itong isda ito? Flower horn po. Flower horn. Paano nakikipag-interact sa'yo? Ito yung parang pag merong... Ayan. Sumusunod po siya sa ating kamay. Ayan, sumusunod po siya sa ating kamay. And then, when feeding time na, alam na nila kung kailan magpapakain. Mag-aabang na sila dito sa taas habang kung kailan ka lumalapit. Mahirap ba mag-alaga ng isda? High maintenance ba ito para sa mga ating publiko na gusto mag-alaga? There are some fishes na pwedeng pang beginner and then there are some fishes na talagang mas higher maintenance. Ayun, so... Kung ako, bakit isda? Ba't hindi aso na lang? O pusa? O ano? O hamster? Ang isda kasi sir, first of all, matipid sa lugar, isang aquarium lang. Hindi siya maingay, hindi siya mabaho. And then, any time of the day, pwede mo siyang tignan. Anong pinakamura at pinaka-minimal na gastos ko pag gusto ko magsimula? Siguro in a few hundred pesos, sir, you can start. Aquarium, isda, yes, ganun. Yes, a small aquarium, few fishes, yun, pwede na po. Ano mas madali alagaan, salt water o yung fresh water mo sinasabi? Ang freshwater fish po ang mas mabilis alagaan, sir. And because water, you can get it anywhere, nawasa, deep well. Ayun, unlike the salt water fish, you need to mix it pa or you should get the water from the sea. Yeah, matututunan lahat yan dito sa Aqua Fiesta yes, natin. Yes, tama po yun. Kaya nga, bukod din sa pagdalo. Ito parang, ano nangyari sa kanya? Parang lonely na siya. Parang, wala bang ano, tumor yan o something? Wala po. Ganyan lang talaga. These fishes, sir, they're bred for their nucal hump. Yung cock na tinatawag. Yan talaga. Yan. Habang lumalaki po yung ulo, nagiging mas mataas po ang value nila. Ikaw ba pare, kumakain ka rin ng isda? Yes, sir. Walang gano'n, no? Parang ka, na parang hindi ka kumakain na isa pag mag-alaga. Hindi naman po. Nakasanayan na rin po natin nung bata pa. Saka healthy isda eh, no? Yes, sir. Dito nga, sa diseases mamaya, magkakaroon din ng mga ganyan, mga food tasting, mga barbecue fishes. Hindi naman parang masakaran tawag nila doon. Hindi naman siguro, no? Hindi naman po. Lang, pang pamilya ito. Yes. So, invite them. Anong dapat nilang dalhin? Anong dapat nilang expect dito? Yes, please come to Aqua Fiesta 2013. It is brought to you by Philippine Arwana and Lohan Society. And Dreamfish Incorporated. It is open from 25 ngayong araw until the 28th. Yan. Open to anybody, free admission. At free isda, free tuna sandwich, at baka manalo pa sila ng arwana. Yes, sir. 120,000. Yes, sir. Ayan, sa mga mahihilig sa isda, ito na pagkakataon nyo, no? Magsasama-sama from all over the Philippines at may mga judges pa tayo nga kung saan sa mga bansa dito sa Philippines na i-judge itong mga isda natin. At matututunan pa kayo kung paano mag-alaga ng tama sa inyong mga isda. Marisil, Susan, Maris. Michael, dami palang may hydrocephalus na isda. Oo nga, sabi ko, kaya may mga itsura dito eh, no? Pero ang cute nila, ha? Ang cute talaga. Relaxing manurin. Narito sumusunod eh. Sabi ko baka sa kanya lang sumusunod, tingnan natin kung susunod sa akin. Sumusunod ay, ang galing naman, iuwi mo na yan. Ay, akin na lang to, sir, ha? Sumusunod sa'yo? Sumusunod to? Malay mo, nakarelate agad siya sa'yo. Nakarelate eh. Oo nga. Parang masunod niya ako eh. Pwede mo nang gawin tandem yan. May bukol nga lang. Akala ko nauntag sa aquarium eh. Ayan, sige, balik sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat.